ko nung mga question nyo, kung ano request yung video sa akin, please comment down below. Papansin ko yan, nagagawa ko ng video tungkol doon. So, see you again next time. Bye-bye! Hello! Hello, Kuya Da! Si Pogs, napanood ko tong last video mo about sa crypto. Eh, may konting knowledge naman ako about sa crypto. Kailangan ko lang siguro ng mentor, Gcash. Meron? Coins? Wala. O sige, da-download. Dituruan mo na lang ako, punta ka na lang dito sa bodega. O sige, antayin kita. Okay lang, sige. Hello, sino to? O Pogs, kamusta? Mentor? O sige, turuan kita. Meron ka ba ang Gcash at siyang coins? Download mo muna yung coins. Sige, punta ako dyan, turuan kita. Yo, time to shine mga kapatid, Kuya Dato. May nagpapaturo sa akin, so papasyalan ko lang. Share ko yung knowledge ko. Ah, si Kuya Da. Hey, kamusta kapatid? Tara. Okay, nag-download ka na ng coins? Ito, bine-verify ko. Kailangan daw ng ID. Buti nga. Dapat yung address mo at yung in-code mo na address parehas para mag-verify siya. Ito siguro verify na. Okay na. Ang kailangan lang naman kasi, Gcash, at saka coins, at saka pera. Magkano ba yung gusto mong pang-invest? Yung hindi masakit. Hindi masakit. 2,000. O, hindi yan. Pwede na yan. Invest natin yan. Tignan natin kung ano mangyari sa 2,000. Hindi, huwag mo ibigay sa akin. Wala kang invest sa akin. Sarili mong ano yan. Sarili mong investment, sarili mong search, sarili mong risk. Yan na. Ilalagay na sa Gcash? Yes. Meron ka bang pondo sa Gcash? Hindi na. Meron. Ayun, yan. Ito, may balance ako sa Gcash. Ayan, yung pera mo na yan, isa-set mo lang sa coins. Ang pipindutin mo lang, yung bank, type mo doon yung coins, tapos send mo lang. Ganun lang. Madali lang pala. Yan, meron ka ng ano, PHP, 2,000 pesos. Ngayon, pwede ka na bumili ng cryptocurrency. So, ano ba ang alam mong cryptocurrency? Na-research ko yung ano eh, XRP. Okay din ang XRP. Generally, ganito yan. Buy low, sell high. Kung kailan mababa, bibili ka. Kung kailan mataas, bebenta ka. So in short, bibili ako sa mababa, bebenta ko sa mataas. Yes, ganun yun. Do your own research. Kung sa tingin mo mababa na yung presyo na yan, doon ka bibili. Sa tingin mo mataas, doon ka magbebenta. Madali lang pala. O sige, sige. Ayan, magkano ba yung presyo ng XRP ngayon? Ito, sa may check prices. Yan, dyan, pipindutin mo. Ito, as of March 20, nasa 24 point something. Yan. So, yung 24 na yan, kung sa tingin mo mababa, bumili ka. Pero kung sa tingin mo mataas yan, huwag ka munang bumili. Depende sa research mo. Sa tingin mo? Ako? Sa tingin ko, hindi siya super taas, pero hindi din siya super baba. Pero interesado ako. May XRP ka? Yeah, meron akong XRP. Pero huwag mo kong sisihin ha. Do your own research. Ako, meron ako. Do your own research. So, ano ang decision mo? Papasok ka ba o hindi? 24 something eh. Sige. Lakas loob. Okay, sige. So, pipindutin lang yan. Yan. So, itatype mo lang dyan yung 2,000 tapos swipe mo na. Ready ka na ba? So, pagka in-swipe ko to, ibig sabihin, babay PHP na ako. Yes, magiging XRP holder ka na. So, kung binili mo ng 24 pesos yun, naging 25 tubo ng piso. Kung bumaba naman siya ng 23, lugi ka ng piso. So, hindi ako malulugi hanggat hindi ko siya binibenta ng mas mababa dun sa amount na pinasukan ko. Yes, mababa lang yung value, pero andyan pa din yan. Yun, so madali lang pala. Yes, so depende sa'yo kung buo na loob mo. Ano, bili ka na? Slide na natin. Sige. Slide! Yun. Bye-bye! Bye-bye, PHP! Ayan, meron ka ng XRP. So, monitor mo na lang araw-araw. Pag tumaas siya, pwede mo na ibenta. Bahala ka kung kailan mo gusto mag-take profit. So, balita mo na lang ako kung anong nangyari sa 2,000 mo. So, check ko na lang yung price, tapos anytime, pwede ko siyang ibenta. Yes. Pag tumaas, benta mo, take profit. Pag bumaba, bahala ka, pwede mo i-hold. Pwede i-hold, pwede ibenta. Yes. Okay, sige. Okay. So, maraming salamat, Kuya Da. Bye. Sige. Bye. Ayos na ako. Rene, o tingnan mo. Di ba? Oh. Oo nga, ano? 2,000 lang yan. Oh, tumakas na. Oo, oh, tama nga si Kuya Da. Turo mo naman sa akin yan. Kaya, tawagan natin si Kuya Da. 3 days late. Oh. Hello, Kuya Da. Hoy, Pogs, kamusta? May maganda akong balita. Talaga?
Nangyari? Ano mo ba yung hindi ko? Oo. Oh. Sobrang tuwa ko. Joker na joker ah. Kaya nga eh. Alam mo yung 2,000 na in-invest natin? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Magugulat ka. Bakit? Tumubo na siya ng 1,600. Oh? Tumubo ka ng 1,600? Ba, congrats! Alam mo ang nangyari? Oo. Oh. Medyo konting panghihinayang lang din. Kaso, okay na din. Oo, oh, oo. Oh. Diba bumili ako ng 24 sa XRP? Oo, oh, oo. Oh. No, ngayon, April 6, umabot siya ng 44 pesos. 44 pesos? April 6? Oo, oo, oo. So, overall, tumubo siya ng 1.6. Wow! 2,000 ko, naging 3,600. Ba, tumubo 1.6? Ayos ah. Ano ginawa mo? Eh, medyo konting aral-aral. Sabi mo, di ba, magpasa ako? Oo. Oh. Pinag-aralan ko yung Binance. Kaso nga lang, masyadong magulo yung pro. Kaya nag-light lang ako. Ah, oo. Oh, tama, tama. Oo. Oh. Yung profit ko na 1.6, oh, bumili ako ng ibang points naman. Wow! Tapos yung ibang points na yun, tumubo na ng 60 pesos. Aba! Yung tubo, tinubuan mo pa! Good job ah! Oo. Diba kahit... Ito nga, si Freddy, yung katrabaho namin dito. Construction worker daw. Oh. Gusto niya sana magpaturo din. Gusto niya sana magpaturo. Oo. Eh, sabi ko, construction worker? Oo lang yung alam ko eh, pero kaya. Oo, nagko-construction siya. Ah, construction worker. Gusto nga magpaturo. Oo. Hindi, kaya yan. Kaya naman, kahit sino man may karapatan kumita eh. Kahit sino naman pwede yan eh. Sige. Oo nga eh. Diba? Bali, pagka mo, no, pasyon ka ulit dito sa bodega. Tapos... Sige, pag nakadaan ako dyan, sige. So, total, ano, yung 1.6 mo tumubo na 60, yung tumubo. Ay, ano nangyari dun sa, ano, sa puhunan mo? Yun nga din ang nakapanghinayang, pero sa akin, okay na yun. Hmm. Yung iniwan ko na puhunan na 2,000, tumubo pa siya ng 1,000. Talaga? Wow! Oh. Eh, jackpot yan. Jackpot so, nga, eh, sa akin naman, eh, sabi mo nga, huwag mo nang antayin yung sobrang taas. Parang pagka kumita ka na, masiyahan ka na dun sa profit mo. Oh, tama, tama. Kaya bumaba pa, eh, di mas lalo akong manghihinayang kapag ka bumaba. Aba, edi ayos ah, tumubo ka doon sa tinuro na yon, ginawa mo yon, dinala mo sa Binance Lite, tapos bumili ka ng ibang coin, tumubo ulit ng konti yon, tapos may tinira ka naman din doon sa coins, tumubo ulit yon. So, parang tatlong beses yung tubo, 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 tubo. Three tubo yan ah. Pag overall nga, competent ang pera ko nagsimula ako sa dalawang tubo. Mm. Parang ang kita ko overall nasa 2,600. Wow. Sige nga. So, etong ano, yung happenings na to, pwede ko i-vlog lahat to, no? I-record ko. Pwede, okay naman. Oh, sige. Sige, short message na nga lang sa mga nanonood sa atin dito, i-upload ko to. Kung kami nagsisimula sa ganitong palak, totoo talaga natutubo. Pero may risk nga yung kagayaan sinasabi nila na pwede nga din matalo. Inirisk namin yung 2,000 na yun para maging another income. So, kesa ibangko ko or ilagay ko lang dito yung pera ko, parang wala naman ding mangyayari dahil hindi naman siya mag-grow. Unlike sa crypto na ilagay may pera mo dyan, pwede pala tumaas yung value kahit yeah, kapano. Siguro sa mga magsusubok din na kahit maliit yung simula, gawin nyo. Hindi naman masama subukan. Ang masakit lang yung hindi mo susubukan. Ba? May hugot pa yan ha? Oo, kasi totoo naman eh. Oh. Bahala kayo.
dalawang libo mo, ilagay mo sa alkansya. Hmm. Tingnan mo next week kung naging 2,100. Sige. Yung tubo na yun na ano, unti-untiin ko din. Hmm. Malay natin yung nagsimula ako ng 2,000. Oo. Hanggang... Basta ganun, lagi lang ako manonood ng vlog. Tapos, di lahat ng sinasabi mo, i-ano ko din. Hmm. Babasahin ko din, tsaka yun. Yung sabi mo nga, eh, hindi naman lagi ikaw yung tama. Kaya self-study, tapos yun. Basa na basa lang, tapos yun. So, mga kapatid, sa vlog ni Kuya Da, follow nyo siya. Legit yun. Kahit pakita namin yung mga proof na yung... kung paano kami pumasok nung nang 2,000 pa lang. Yun. Ngayon si Rene Boy, susubukan natin, construction worker. Gusto din daw niya, naiingit sa akin. Okay. Pero, ano talaga, may risk yan. Kasi pag pumasok ka kung kailan mataas at bumaba, may ipit pera mo. Yun naman din ang totoo niyan. Oo. Pero sabi mo nga, kung hindi mo susubukan, hindi mo maanohan. Basta kung magsusubok ka man, yung mga maliit na pera lang. Pwede up. Pagkaano, pasyal ka dito sa bodega. Sige, no problem. Sige, thank you. Wow, nakakatuwa naman. Yung pera ni Pogs tumubo. In his case, nag-invest siya ng 2,000 tapos tumubo ng tumubo. So, i-explain ko kung ano ginawa niya. Bumili siya ng XRP nung halagang 1 XRP is 24 pesos. Then, nag-invest siya ng 2,000 doon sa coins. Tapos, tumubo yon. Some part ng XRP, binenta niya yung tubo ng 1,600. Yung 1,600 na tubo niya, nilagay niya sa Binance Lite. Tapos, bumili siya ng ibang currency. Ngayon, tumubo ulit ng 60 pesos yun. So, yung tubo, tumubo ulit. So, parang double yung naging tubo sa kanya. Ngayon, iniiwan niya yung puhunan dun sa coins as a XRP na 2,000. Tapos, tumaas yung XRP recently. Then, tumutubo ulit siya ng 1,000 pesos. So, yung 2,000 pesos na pera niya, as of now, parang nagiging worth 4,660. Pero mga kapatid, tandaan nyo to. Tumubo si Pogs pero hindi ibig sabihin tutubo din kayo. Bakit? Nakapasok si Pogs kung kailan mababa at binenta niya kung kailan mataas. Maganda yung story nangyari sa kanya. Kaya tumubo siya. Pero pag bibili kayo kung kailan mataas at bumaba ang presyo, maipit ang pera nyo. Do your own research, mag-study kayo. Kayo magde-decide kung okay mag-invest o hindi. Paalam natin sa minamahal na tao natin na meron silang rights, meron silang chance kumita. Ito, gantong pandemic pero mahirap man. Kaya natin yan. So mga kapatid, maraming salamat sa panonood sa video natin. Paalam natin to sa taong minamahal natin sa buhay na may karapatan sila kumita at everyone has a chance para kumita. So please follow me and subscribe my channel. Woo!